I-check up tayo, ano? Check lang natin to kung kaya pa i-repair. Ito, higher. 50 or 55 inches yata ito. So, ang problema niyan ay ganyan yung taas niya. Nagpi-flicker yung taas. Yun, o. Mapapansin niya yung flicker niya, hindi na nawawala ito, no? So sabi nung nagdala dito, na-check na daw niya yung isang side daw nito ay mayroong tape method. So yung isang side niya wala. Pag ganito, maaring kabilaan ng sira, ano? Pag kabilaan ng sira nito, minsan nakukuha sa mo-modify mo yung supply ng kanyang panel. Minsan naman, kahit i-modify mo siya, kung talagang damage na yung salamin mo or circuit sa glass mo, hindi na siya na-re-repair. Napapadisplay pa siya, kaya lang hindi na perfect. So mapapansin mo rito, nawala yung kanyang flicker. Yan, nag-standby na siya. Pero may quit pa rin at hindi na gumagalaw yung screen natin, no? Parang naghang na siya. Parang naghang na siya. Wala nang flicker. Okay. So, naghang na siya. Hindi na siya nagkaroon ng normal na display. Pag pinipindot mo yung button dito sa baba, tumutunok man siya, pero walang display na lumalabas, ano? So, ibig sabihin niya, naghang na yung supply sa ating LCD. Blanco na siya. Pwedeng bumagsak na yung supply nito. So, buksan na lang natin. Try natin kung kaya pang i-repair or hindi na. Kasi mapapansin mo yung hairlines na rin yung screen nito. Tapos yung taas niya, duwit-duwit. So, ito ay frameless. Walang side cup. Walang side cup yan. So, try lang natin. Okay. Ito yung model, higher 50. Okay, so ito yung kanyang main board. Yan, yan yung main board niya. Tapos, tikon. So, tikon ito ay... Tapos, yung power supply niya. Tapos, meron siyang top board. Yan yung top board niya. Ito yung kaliwang side pag nakadapa. Kita yung mga signal natin dyan. Okay. Sana yun. Sana yung signal natin natatakpan. Okay. Dumiretso dito sa speaker. So, dumiretso dito yung signal natin. Itong side. So, mayroon siyang yun. Ito yung nilagyan nila ng tape method. You know. Tapos, itong side ay wala pang tape method, no? Wala pang tape method dito. So, try natin ga tatanggalin natin yung tape method tapos titesting natin. Titingnan natin kung ano talaga ang problema ng unit pag parehas na walang tape method, no? Okay, so pag nakakabit lahat ng ribbon natin, ang issue niyan ay ganito lang yung display niya, no? Guwit-guwit na. So, wala ka nang makitang good na display. Yan, wala na. Blanco na lahat ng display niya. Patay na talaga yung screen natin, ano? Yan, wala ka talaga makakuha ang maayos na picture. So, pag mga ganito, medyo malala na talaga problema ng ating LCD. So, try natin maghang ngayon ng isang ribbon. Okay. So, sukat muna tayo supply. So, may supply tayo dito na 11.8. 15 natin. Okay, pasok. PGL pasok din. PGH natin pasok din. 7 natin, 7 volts. Okay din. So, okay yung DC to DC natin, ano?
So, ang problema ay yung display niya. Okay. So, maghang tayo ng isang side. Titingnan natin kung same issue, BCom ito. Check natin yung BCom ito. So, may BCom dito. Check natin kung ilang bolts. 7 yun. Yung 7 siya. Okay. Hang tayo ng isang ribbon. So, pag nakahang yung isang ribbon, nagkakaroon siya ng display. Yan. Nagkakaroon ng display ito, pero hindi normal. No? Hindi rin siya full screen hanggang taas. So, may tama talaga yung... Tapos, nagpi-flicker pa siya, no? Yan, nagpi-flicker siya. Okay. Okay, so naghang tayo dito. Tinanggal natin isang ribbon dito. Ito naman yung kinabit natin. So, kanina kasi ito nakakabit. May display siya, pero hindi full screen, ano? So, try natin ito. Titingnan natin kung ano ang display nito. So, ito. Pag yan yung nakakabit, ay total, ano? Yan, wala talaga siyang display, blanco. Blanco yung side na ito. Yan, buwit-buwit lang siya. So, ibig sabihin, talagang magkabila ng issue ng unit natin. May problema sa kabila, may flicker sa kabila. Tapos yung kabila natin ay no display naman pag nakakabit. So, ginawa natin dito ay nag-blocking tayo dito sa side na ito. Kasi pag hindi mo binlock ito, blanco yung screen natin. So, ibig sabihin may tama yung side dito sa ating mga clock signal. So, kung ipa-block mo lang dito ay yung add-even lang or swapping voltage. Ganun din, blanco din. So, ibig sabihin talagang side na to ay damaged na. Okay. So, nag-block tayo dito. Tapos, ginawa natin. Binlock natin yung add-even dito kasi yung side na ito, flicker. So, nagpi-flicker yung side. So, bablock natin yung add-even dito sa taas. Tapos, pagdating dito sa baba, nag-bypass tayo ng BGH, BGL. So, yung unang wire, yan yung BGH natin. Yung pangalawang jumper natin, yan yung BGL natin. Okay. So, yan ay nakarekta na sa ating... Sana? Yan, nakarekta yan sa ating DC to DC. So, makikita nyo dito, BGH, BGL, ayun, nakatap na. Tapos, yung BGH natin, nakatap na rin. Yan. So, yun yung... ginawa nating ano dito, step. Kung paano natin matanggal yung flicker niya at mapadisplay natin yung unit. So, kahit napadisplay pa natin yung unit na ito, dahil ang problema nito, magkabila ang side ang may damage. Kahit ganyang setup ang gagawin natin, hindi pa rin natin yan makuha sa perfect. Hindi talaga natin mapi-perfect. Pag ang panel natin, magkabilaan na may sira. Pwedeng magka-picture yan, pero hindi talaga siya nakukuha sa perfect. Kasi nga, magkabilaan na ang sira niya. So, may mga ganitong top board, may ganitong panel na kahit magkabilaan ang sira ay may ay kaya pa siyang gawin. Mayroon namang mga panel na pagkabilaan na ang sira, hindi na talaga siya nagagawa. So, depende na lang doon sa panel na ginamit. Okay? So, ito, testing natin ngayon. Sa ginawa nating operation na ganito, try natin kung mapapadisplay pa natin yung unit na ito or hindi na talaga siya gagana. Okay? So, yung signal natin dito, hindi na tayo pwede mag-blocking ng signal natin. Kasi pag binlock pa natin yan, magbablanko na yan. Kasi ito, wala ng signal. Ito na lang ang nagbibigay ng signal. Ang problema ng side na ito, flicker. At ang problema ng side na ito, clock signal. So, medyo malala na, no? Komplikado na. Okay, try natin. Testing lang natin. Titingnan lang natin kung magkakadisplay pa ito. Yan. So, lumabas yung higher Android. Matagal lang siya mag-display. So, mapapansin nyo, buo na yung letra niya. Okay na siya. Clear, pero may makikita kang hairlines.
So lumabas na siya. So mapapansin nyo, may hairline siya. Ayan o, lumabas yung display niya. So negative na ito na hindi na rin tatagal yan, yan o. May mga hairlines na siya. Pero napadisplay pa natin ito, makinis sana itong side na ito, baba niya. Pati doon, makinis din sana yon. Yun, makinis din ito. Ang problema, yung mga hairlines, nakakaroon siya ng hairlines na ganyan. So dito, okay din siya dito. Yan. Makinis din, kaya lang hairlines na talaga. So pag ganito problema, negative na yan. Hindi na rin tumatagal yung mga ganyang problema. Pwedeng magsha-shutdown pa rin yan. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,